Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kaniyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo at tila di alintana ng Panginoon ang kabilisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palaging binabalik-balikan ng propeta ng 2 Isaiah, ang Diyos na manlilikha. Maaring doon sa Babylonia at sa ibang lugar na pinagtapunan sa mga Israelita, nakilala nila ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng ibang mga bansa. Upang panghawakan nila ang kanilang kinikilala na iisang Diyos, binibigyan ng diin sa kanila na ang Diyos nila ay may likha ng lahat ng bagay. Hindi siya maihaan tulad sa ibang mga Diyos. Wala siyang kaparis. Siya ang may likha ng lahat, kahit na ng sangkalangitan at ng mga bituin. Hindi lang sa ginawa niya ang lahat, kilala niya ang lahat, kahit na nga ang mga bituin. Kung kilala ng Diyos, kahit na ang pangalan ng mga bituin, mas lalo niyang kilala ang bawat isa sa atin. Bakit nagre-reklamo tayo na hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa atin at hindi niya napapansin na tayo ay inaapi? Alam niya ang lahat. Magtiwala lang tayo sa Kanya at palalakasin niya tayo. Mas maging malalakas pa tayo kaysa mga kabataan. Mas sisigla pa tayo kaysa mga agila. Hindi napapagod ang umaasa sa Diyos. Nakakapagod ang buhay. Madali tayong magsawa, kahit na nga sa paggawa ng kabutihan. Ang pagod ay hindi lang physical. Mas lalong mabigat ang pagkapagod na psychological at emotional. Kaya marami ang nadidepress at madaling madiscourage. Kaya maganda ang salita ng Diyos ngayon, na kahit na kabataan ay napapagod at nandupaypay, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magkakaroon ng pagpapanibagong sigla. Sila ay tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Kaya kapag tayo ay nanghihina, lumapit tayo sa Diyos.
at tumawag tayo sa Kanya, sasariwain niya ang ating sigla at ang ating lakas. Pinupuri kita, Panginoon, ang pinanggagalingan ng aking lakas. Palagi mong panatilihin ang aking sigla sa paggawa ng kabutihan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.